Huwag lagi nagigilty pag nag-e-enjoy sa buhay, lalo't pinaghirapan nyo. Yung mga iba, maghirap ang bansa natin, bakit bumibili ka pa ng ganyan? Eh, naghirap naman ako, bakit ba? Hindi ko na pepremyuhan. At sa lagay ko, maghihirap yung bansa, lagi na lang din ako maghihirap. Laging ganun yung mga policy natin eh. Mahirap ang bansa. Pwede naman ako mag-enjoy. Ba't ko indadama yung sarili ko sa hirap? Hanggang gumagawa ako ng mabuti, tumutulong ako sa kanila, ginagawa ko tungkulin ko, masama ba mag-enjoy? Dapat, nag-enjoy ka. Yung pa mga iba, ang dami-dami mga kapatid. Ang hihirap nila, tapos ikaw at ang mga anak mo, ang sarap ng buhay niyo. Eh, anong gusto mong gawin ko? Itapong ko to, ibigay ko lahat sa kanila. Eh, ibinibigay sa akin ng Diyos. Ang mahalaga lang, nag-share ka. Isa madalas pangyayari sa atin ng mga kapatid eh. Pagka ikaw ay medyo umangat sa buhay, tapos ang dami mga kamag-anak na ubod ng hirap, pinapag-guilty ka ng ibang kamag-anak mo. Eh, binigay sa iyo ng Diyos. It's your lot. Enjoy it. Just don't forget to share. Kailangan hindi puro guilt. Find pleasure at work. That is important. Meron pa ako minsan, abroad, isang OFW, kumakain kami ganyan ng masarap na pagkain sa isang magandang restaurant, biglang tumigil at humagulgol. Bakit ka umiyak? Ang sarap-sarap po na kinakain namin, natin dito, tapos yung mga kamag-anak ko po sa Pilipinas, walang makakain. Ipadala mo dun yan, gusto mo? O tumigil kang kumain, dun ka. Dalawa, wala kami ng gana. Alam niya naman ako sa kaprangkahan, sinasabi ko talaga yun. O, gusto mo lumabas? Hindi po. Gusto mo ipadala? Hindi po. Di kainin mo! Kaharap mo na yung pagkain, drama ka pa ng drama dyan. Sa palagay mo ba, kung hindi ka kumain ngayon, mabubusog sila doon? Binibigyan ka, enjoy it. Just don't forget to be good and to share. Yan lang lagi ang pang-balance noon. Nagtatrabaho ka naman, naghihirap ka. At sa lagay, papatayin mo yung sarili mo dahil lang may mga taong nagugutom. Kailangan marunong ka nun kasi ang Diyos, binibigyan ka ng grasya. Pag binigyan ka, gusto niya enjoyin mo eh. Ikinatutuwain ng Diyos. Sabi sa Ecclesiastes 5:18, to find satisfaction in their toilsome labor, this is what people should do. How else do you maximize pleasure and happiness? Do what is pleasurable as long as you know na hindi ka napapasama. Hindi ka gumagawa ng masama, hindi ka nalalayo sa Diyos, nagpapasarap sa buhay mo, do it. Ba't ba tayo pinahiram ng Diyos ng katawan? Para parusahan? No. Spirito tayo, pinahiram tayo ng katawan, suot mo lang yan sandali, tapos tatanggalin na uli yan, kaya habang suot mo yan, dapat ma-enjoy mo yung ine-enjoy ng katawan. Hindi kalaban ng espiritualidad, hindi kalaban ng pagiging makadiyos ang katawan. Diyos ang nagbigay ng katawan. So, binigyan ka ng mata para makakita. Di tumingin ka ng magagandang bagay, basta't hindi mo ninanakaw. Binigyan ka ng dila para tumikim ng masasarap na lasa, pasarapin mo. Yung iba, dapat ikulong o kaya barilin sa luneta. Kasi gumagawa sila ng krimen. Alam nyo kanong krimen? Hindi sila masarap magluto. Hindi sila magandang maghain. They are not doing justice to food. Tao number one, binigyan mo ng bawang, sibuyas, kamatis, naggisa ang sarap. Tao number two, bawang, sibuyas, kamatis, the same thing, walang kalatoy-latoy. Hindi ba dapat barilin? Gusto mo sabihin, anong ginawa mo sa bawang at sibuyas at kamatis? Hindi mo napasarap. Eh pareho lang, ba't yung isang tao ganun ang ginagawa niya? Alam nyo, napakalaking pananagutan na sarapan ng luto. Hindi kung ano na lang, kasi gift yan ng Diyos. At alam nyo kung bakit dapat? Kasi yung pinapakain mo, hindi ka naman sure na laging may gana. Kung minsan nakakasakit yun, hindi na makakain, nakaswero na lang. Tapos hindi na nakatikim ng masarap na pagkain. Laging tuwing gagawa ka ng leche plan, parang puding. Di ba? Magpapakain ka na lamang ng ube, kamote pa. Ba't ba pinipake mo pa? Mahal din naman yung kamote. Yung hindi gumagawa ng good justice to food. Maghahain ka, gulo-gulo. May tatlong tuyo nagka-cross-cross doon sa table. Edi ilinya mo sila, lagyan mo ng konting kamatis, konting bulaklak. Sumasaya yung buhay. Dapat pinapasaya mo. Sasabihin pa ng ibang kamag-anak, ang arte-arte mo naman. Kung gusto mo pa, magandang baso. Hindi nila naiintindihan ang ibig nila sabihin nun. Dahil ang Diyos, maarte.
Pag tinignan yung hinihingi niya mga kurtina sa templo, mga furniture, gusto niya maganda. Because God is God of beauty. So you beautify your table. You make your food delicious and nice. Pinagtitimpla-timpla mo yung kinakain mo. Gagastosan mo rin lang eh. You should do what is pleasurable. Find pleasure in what must be done instead of it being just a chore.